Hindi naman ako tawag kasi hindi naman totoo. Will I get married? Mahirap. Welcome to Sandra So Juicy Session. And this is Sandra. Annyeonghaseyo! Yay! Para first time ko makakaroon ng talk show na sarili ko, except T-Radio. So, sobrang overwhelmed ako. And thank you for my vlogger team. At sana mas marami pang mga guests, special guests, and K-pop, mga K-opa. Pangarap natin. I will pray for that. For today, so yung guest ko, syempre, ibigay ko muna yung tip sa inyo. Siya yung one of my friend na sobrang sikat sa Pilipinas. Parang feel ko siya yung pinakaunang-unang naalala ko. And same age kami. And sobrang magaling sumayaw, magaling mag-host. Yung commercial, model, parang lahat-lahat nasa kanya na. So, let's welcome Dasri Choi! Hello, everyone! Yogi sa kami! Hello! Hello, I'm Dasri Choi, and yeah. Bakit ganyan ka magsalala? Awkward ako sa'yo. Ewan ko. Kasi usually, di ba, pag may tayo, Korean na lang tayo, di ba? Oo. Ngayon, Tagalog, Taglish yeah, ka. Kaya awkward ako. Actually, kasi first time mo magkasama sa content ko. Halos kasi palagi ako yung nagsama oh, ano? Sa content ko. Yeah, sa YouTube channel. Hello, mga, how do you call them? Wala pa. Hello, yung mga sunflowers. Ah, sunflowers. Yeah, mga sunflowers. Yes. Yeah, ito yung camera mo. Hello. Maganda ba siya? Okay. Thank you so much for coming. How are you? Okay lang. Tagal na natin hindi nakita, no? Sobrang busy mo kasi. Kailan mo yung last? Last year. Eh, kaka-new year lang to. And okay. Then, some last year, August or August July? Nung nag... Alam mo, ikaw yung mas busy. Ako kasi may time naman ko siya lagi nasa ito, translating, tapos nasa Miga restaurant. Ikaw kasi everyday yung shoot mo, di ba? Kaya mas busy ka. Pero... Yeah, ganitong oras, okay naman ako eh. So, ikaw naman every ganitong oras, okay ka? Oo, nagtatampo ako sa'yo kasi lagi yung busy. Dahil matampo ka, kaya tinawag kita dito. Oh, yes, thank you. Thank you so much. At ngayon, nakahanda ako ng soju. Ano oras ba? Parang ang ano ng araw, sige. Duster. Tapos hindi pa flavored, yeah. Original. Oh, kaya mo yan. And mga pulutan natin. Ayun, ako mapulutan ako eh. Yes, kasi sabi mo chicken eh, so naka-order na rin. Yay! Thank you! Thank you so much for coming! Yes, I'm so happy! So, I'm so excited! I'm so excited! Bakit ikaw para pressure ka! Thank you so much for watching! Why didn't you show them yung ganun? Secret. A secret, kasi pag ganun medyo masyadong halata eh. Oh, masyadong halata na drinker tayo. Yes! Diba? Okay. Ciao. Ciao. Ayo, wajah kamu sambil dah. Parang lalo kang naging baby face, gumanda. Me? Dahil sa rebound today. Kasi nakita ko palagi, nag-exercise ka. Ang aga mo, gising 6 a.m. ba yun? Yes, yeah, 6 a.m. So, alis ako ng bahay mga 5:30. Ay, 5:30? Hindi, 6. So, 5:30 gising ako. So, 5:30 gising, 6 alis ka na, tapos jogging. Kasi yung gym ko is malapit sa APT Studios. It's in Cainta, Rizal. Ay, taga Makati ako. Oo. So, 1 hour yung drive. Ikaw so, 7 to 9. Mga apat na drivers nag-resign. Hindi nila kaya ng schedule ko. So, sabi ko, sige lang, I understand. Kasi sobrang active ka, di ba? Super active kasi ako eh. So, yun. Tapos gym, bago mag-show. Diba? Ah, so after gym, diretso ka na mag-shoot? Yes, ligo dun sa, may shower area kasi sa APT Studio. So, ligo, makeup and hair, and styling, and then go. Wow, galing. Para everyday? Di naman everyday. These days kasi parang scheduled na. Mm-hmm. Pero pag wala akong schedule sa show, I run na lang sa Makati area. Oh, galing. Mm-hmm. So, usapan natin about sa hosting. Kasi syempre, dati more on dancing ka lang. Kala ko dancer ako, naging host na ako. Oh, nag-host ka na. Tapos, main host pa ha. Main host. Naiya ko kay Sam. Oh, eh. Yeah. Okay lang. Kasi ikaw naman sa channel talaga, di ba, yung host. Musta naman yung mga hosting mo? Actually, nakita ko... Minsan may subtitle ka pa, di ba? Yes. Nagko-Korean tapos subtitle mas, agad. Mas parang happy sila pag nagko-Korean ako kasi may subtitle. Kasi syempre minsan, di ko maiwasan yung mga wrong grammar or pag kunwari, kailangan sabihin ko yung mga lucky winners. Mm.
biglang lalabas yung name na out of nowhere, sasabihin ko, syempre hindi ako kabisado yung mga surname, mga ganon, lugar, laging mali. So syempre, nakakahiya naman sa mga viewers. One time, nagkaroon ako ng problem. So, okay yung name. Short yung name. So, blah, blah. Kunwari, Sandra Jong from, dapat, Caloocan City. Sabi ko, Sandra Jong from Caloocan. Tapos nag-stop ako, sabi ko, oh my God, Caloocan. Hindi na live yun? Live. Oh my God, talaga. Oh my God. Tapos one day, okay, Luzon, Visayas, Mindanao. So, meron kaming lucky winner. So, Mindanao yung last. Okay, last but not the least, Mindanao City. City! Yung mga writers. Yan na naman si Dawson. Sorry. Daming mali talaga. Pero wala tayong choice kasi Korean naman tayo. Kahit syempre magaling tayo mag-Tagalog or English, we're still learning and Korean pa rin naman yung mother language natin. So live kasi siya eh. So hindi talaga maiwasan yung... Pero hindi ka napo-pressure kasi syempre live every day. Well, ano kasi siya, magiging sanay ka din naman. Pero pag may bagong segment na, iba na yung mga spills na gagawin ko, syempre kinakabahan pa rin ako. Talagang ilan. Yeah. Pero minsan, di ba, kasi kapag live show, na-feel ko ha, on the spot yung script, di ba? Kasi last time nung kasama kita sa yung boy band na nakasumali sa program mo, sabi ko, ma'am, nasaan ko yung mga script? Parang, ine-edit pa. Pero after 30 minutes, mag-shoot na tayo. Kaya parang hindi ako naka-review na maayos. So, ganun din yung nangyayari sa'yo. Paano kasi mo... sa live show, talagang maraming nangyayari. Minsan, ang pinakamahirap yung, kailangan, ito yung mga sign nila, stretch daw, stretch. Kasi wala pa yung mga props or di pa nakahanda ng ano, mga next performance, ganun sila. Pag ganyan, kasi biglang, so, di ba? Kamusta naman? Hinay muna. Oo, parang pura adlib kasi yun yung mahirap. Kasi sa, ewan ko na lang sa ibang show, like Showtime or other show. Pero kami kasi, medyo strict kami sa mga sasabihin namin. Oh. So, pati yung mga damit, hindi pwede super dairy or nakabrala. Oh. We are very conservative. Kaya pala. Oo, kaya, mahirap. Mahirap pero masaya. Nakaka-challenge yung sarili mo, di ba? Nakaka-challenge. Tsaka, ang pinakamasaya kasi yung mga co-host bonding. Kasi we became really like family. Talagang close friend na kayo. Parang family kami. Kasi everyday kami nagkikita. Tapos after that, parang kami pa rin nagbabonding. Kaya ngayon, napansin ko, umiinom kayo doon. Tapos, di ba, kakain kayo doon after ng shoot. Yes. Parang ang saya talaga. So, kami-kami. Oo, tsaka, ganun lang talaga. Tsaka yung gym bodies ko, lahat ano din, mga constant. Yung mga host mo, kasama mo sila? Yeah, so healthy living din kami. Pero sa gabi, inom pa rin. So, puyaters kami. So, para sa inom pala, kailangan mag-exercise? Yes, ganun talaga. And nakita ko, meron kayong girl group, di ba? Sa show nyo. Yes, B-pop idols. Ikaw yung mentor. Ako yung mentor and parang... yun, magtuturo pa rin ako. Or like, I will be the, kunwari, investor. Oh? Investor, hindi pa sure, pero yeah, parang, gusto may mo mag-invest. May potential kasi sila eh. So, yun yung next goal ko sana. Anong name nila? B-pop Idols. B-pop pero Idols. Pero, they're going to change their name. So parang hindi pa siya, talagang, that's for the show. Show and segment. Show. Ilan sila? Six sila. Swaggy, Joanna, Audrey, Barbie, Isabel. Akala Audrey, ko investor ka. So, Agi, Joanna, Audrey, Isabel. Hello. Pero ano yung pinaka-talent na meron sila if you compare? Kasi sobrang daming P-pop ngayon, di ba? If you differentiate, ano yung meron sila na parang special? Actually, their main talent is dancing. And then, hindi lang dance. Kasi ang two members of B-pop Idols, they are really professional dancers. So, kilala na sila sa dance industry. Oh. So, if they are dancing, talagang dance talaga. As in like, todong dance kaya nila talaga. Hip-hop, jazz, like lyrical, and K-pop, any genre. So, yun. Tsaka everyday show eh. Everyday they have different opening. Different prod. Kaya naman nila. And then pretty sila.
And sexy. Sexy and pretty. Yes, nakaingit talaga actually. Wow, dami na. Kaya nag-workout ako bilang dancer. Siyempre, napapressure din naman ako pag may kasi meron palagi nasa gitna ka eh. Nakikita ko yung mga performance mo. Kasama siyempre, tumatanda rin tayo. So, eh, mga ganyan, 20, early 20s. Alam mo naman tayo. Hinap kalabal. Yes, mga tita chingos. Pero di ba napansin mo naman sa mga Philippine ngayon, ha, nowadays, ang daming mga pop group. Siyempre, ikaw rin, one of the investor and mentor din. What do you think? Kasi meron din tayong mga Filipino members sa Korea rin, like Unis. Yes. May tatlo silang Filipino, isa half Philippine and Korean daw. Ang yung mga tip na pwede mong ibigay na gusto talaga mag K-pop idol or P-pop idol? Hmm. Yung isang-isa lang, kahit isang tip lang. I think for me, you have to show talaga, ipakita mo yung passion mo. And then kahit kulang sa talent, basta may passion, malalaman din yung mga, ma-feel din yung mga Koreans na, ay, gusto niya talaga ng ganitong dream. And then, yung training kasi, kunwari kahit wala kang talent, we can really train them. Mm. I know na, parang, syempre it's hard. It's harder than like, yung may talent. Mm-mm. Pero, we can really make the talents really grow and improve. Kaya, ipakita nyo muna yung passion, desperate talaga sa goal and achievement, ganun. Yun lang talaga. Diba, kailangan maging masipag. Ikaw rin galing sa Korea na nag-dancer ka rin, tapos nag-training ka rin, di ba? Kaya parang alam mo rin yung mga feeling nila. Yes. Mas maganda talaga ipakita mo yung effort. Yung gusto mo gawin. Yung passion talaga. Yes. Pero bakit mo nagustuhan dito? Kasi, syempre, nag-trainee ka na sa Korea, tapos nag-workshop, then dancer ka, tapos dito ka biglang nagpalit. First of all, kasi my parents and my family, buong family, lumipat sila dito sa Angeles, Pampanga. Kasi we have family business there. And then, naisip ko din na gusto ko rin mag-aral ng dance sa ibang bansa. So, before I go to the States, sabi nila, why don't you come to the Philippines and then learn how to speak English. So, nung dumating ako dito, akala ko English lang yung language dito. English. Okay. Tapos, bigla, iba yung naririnig ko talaga. Tapos, sa Kapampangan, pag maraming kening-koning, mga gano'n, sabi ko, what's this? And then, natuwa ako sa Tagalog. So, nauna talaga yung language ko is Tagalog before English. Kaya, my English is very, you know? Very, very Filipino accent. So, meron akong game. Para dito. Anong game? Ang twister. Tagalog, English. Tagalog, siya. Tagalog, kaya ko. English, hindi ko kaya. Dapat English na lang yung handa Rolex, natin. Rolex, hindi ko kaya yon. Basta yung mga, bituka, mga gano'n, butiki, mga gano'n, kaya ko naman. Sarap, compare before, parang sanay ka na ngayon. Siyempre, bilang host. Bilang host! Pitumput, pitong puting pating. Ay, meron pa? Shot muna. Mineka. Ah, it's really challenge word for me. Oh, ito yung nahirapan ka, di ba?